Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating malapang Panginoon. God bless you po. Beloved Brother Preacher, Brother Darbutet, sa pagpapaliwanag po ng pagbibigay. At maraming salamat din po, malapang Panginoon, na patuloy mo pong pinagpapala ang iyong pong matatapat na anak na patuloy na nagbibigay ng kanilang kapatid doon. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo po ay dadako na po sa paghayag po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Before our Bible study, join me in prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Almighty God, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the leading prayer of our beloved pastor, Evangelist Wildis Radameda, we all humbly come in your throne of grace, with a repentant and contrite heart, asking for your forgiveness from all of our sin that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us, have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Lord, fill us all with your Holy Spirit and make us all worthy for your calling. Hallelujah. Praise the Lord. Heavenly Father, I ask you to bless and anoint your holy word that we're going to share in this Bible study. Be with us and guide us. Be in our midst. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips and let it be a blessing to each and every one of us. Father, open our spirit, our eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ. And through the leading prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, distractions, cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And I would like also to give my greetings and all respect to our beloved pastor, Evangelist Wildis Radameda, to his beloved children, grandchildren, great-grandchildren, and to his beloved in-laws. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved assistant pastor, Lina Almeda, and to all of you, beloved brethren, a pleasant good afternoon na po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo lahat ng ating mga Panginoon. Ng papapalang materya, physical, tigit sa po, spiritual, papapala. And also to our October birthday celebrants, God bless you all po with long life, good health, and spiritual blessing. Likewise, sa ating pong mga webcast viewers, God bless you all po for being with us, glorifying, honoring, worshiping, and praising our Lord Jesus Christ through viewing our webcast live. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga Panginoon at atin na pong pag-aralan po ang banal na salita natin. Pamagatan po natin ang ating Bible study today, our eternal destination or our eternal resting place. Ang ating walang hanggang hantungan o patutunguhan. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At bilang paumpisa po, let's start by reading the Holy Word of our loving God. Can you please read Luke chapter 16, verses 19 to 26. From the book of Luke chapter 16, verses 19 to 26. There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And on 20, and there was a certain beggar named Lazarus, who was laid at his gate full of sores. And desiring to be fed with the crumbs which fell from rich man's table, moreover the dogs came and licked his sores.
22, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels to the Abraham bosom. The rich man also died and was buried. And 23, and in the hell he lifted his eyes, being in torments, and said, Abraham, afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this pain. But Abraham said, Son, remember thou in thy life, receive the good things, and likewise Lazarus evil things, but now is comforted, and thou art tormented. But besides of all, between us and there's a great gulf fixed, so that they which will pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that will come from there. Amen. Sa mga Lucas, talatang 16, versikulo 19 hanggang 26. 19, mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at masilang lino. Sa araw-araw ay kumakain ng sagana. 20, at isang pulubi naman, pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay nilagay sa kanyang pintuan. 21, at naghahangad na mapakain ng mga momo na nahuhulog mula sa dulan ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. 22, at nangyari na matay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. 23, at nasa hadis na nasa mga pagdurusa ay tinitingin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. 24, at siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. 25, datapot sinabi ni Abraham, Anak, naalalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro ay ganun din paraan ay masamang bagay. Datapot ngayon ay inaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. 26, at bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking bangin na kalagay sa pagitan namin at ininyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maari at ganun din walang makakatuwid mula diyan hanggang sa amin. Amen. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mga Panginoon. And God bless you po, beloved preachers, for reading the Holy Word of God. Misalan po natin give a clap of praise to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Isang malakas sa palakpak po sa ating mga Panginoon dahil siya ay magbibigay ng mensahe para sa bawat isa sa mga oras sandaling ito. Hallelujah. Praise the Lord. All of us are eternal beings because we were made in God's image. Hallelujah. Praise the Lord. In Genesis chapter 1, verse 26, it says, The God said, Let us make a man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Tagalog po, at sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon, sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya po, Hallelujah! Praise the Lord! Kaya mahalaga po na maunawa at maintindihan natin na we're all created by our God at ang ating pong buhay ay para sa Kanya. Hallelujah! Praise the Lord! After our physical death, our spirit
will live forever. Where we reside, either in heaven or hell, will depend on whether we have accepted or rejected our dearest Jesus as our personal Lord and Savior. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, depende po sa atin kung saan tayo pupunta pagdating natin sa walang hanggan. It's either in hell or in heaven. At lahat po natatanggapin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Amen. Salamat po, mahal na Panginoong. Nagbabounce back pa rin. Masyadong malakas ang ano. Hallelujah. Praise the Lord. At kung ating tatanggihan ang pag-alok sa atin ng ating mahal na Panginoon bilang kanyang Diyos at sariling tagapagligtas, pagkakataon na ibinibigay sa atin ang Diyos para tayo magkaroon ng kadaupang palad o maging karoon ng ugnayan o close intimate relationship sa Kanya, ay gawa natin ang lahat ng bagay na magkaroon tayo nito. Hallelujah. Praise the Lord. Nang tanggapin natin when we accepted our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, it is the beginning of daanan natin. Take the path going, a narrow path going to eternity, to our Lord Jesus Christ. Bakit narrow? Because there are lots of things we have to do. We have to do whatever the Bible says, whatever the commandments of our Lord Jesus Christ ang ibinibigay sa bawat isa. All commandments and kalooban ng ating mahal na Panginoon, we can found it in our Bible. Hallelujah. Praise the Word of God. So it is a must to each and every one of us to always read your Bible so that the instruction or the commandments of our Lord Jesus Christ ay makuha ng bawat isa. Ito po ay ating Bible. We should live by the Word of God. Hallelujah. Praise the Lord. Scripture teaches us that all have sinned and deserve a penalty. Basahin po natin ang Romans 3:23 at 6:23. Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. And from 6 chapter 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. Mga taga Roma, talatang 3, versikulo 23. Sapagkat ang lahat ngayon nakakasala nga at hindi nakakaabot sa kawalatian ng Diyos. Sa taga-Roma, talatang 6, versikulo 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayan ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Amen. Pa rin po, masalita natin. God bless you po, beloved Brother Jeff at Brother Art, sa pagbasa po ng ating banal na kasulatan. Hallelujah. Praise the Lord. I just want to remind you that ang alam ng iba, there is a purgatory, but it was stated in the Bible na pagkamatay natin, kung naglingkod ka sa ating mahal, pinamuhay mo kanyang banal na salita kasama kanya sa heaven, at kung hindi mo naman ipamumuhay ang kanyang banal na salita at ikaw hindi tatalima sa kanyang mga utos, ikaw ay nagiging kaaway ng Diyos. So doon ka pupunta sa hell. Walang in between. Kung makikita natin si Lazarus saka yung mayamang tao ay antimano yung mayaman sa impyerno pumunta, torture agad ang kanya natanggapan ang napuntahan niya doon. Dahil po nakita niya si Abraham na si Abraham at saka yung si Lazarus sa bosom ni Abraham, sa piling ni Abraham. So, ang sinabi ni nung mayamang tao na sabihin daw kay Lazarus na itubog ang kanyang kamay at ang kanyang daliri at ilagay sa kanyang bibig.
Ang ibig sabihin ito, na talaga napakainit doon. At saka, kasi na lang isang patak na tubig sa galing kamay para kay maibsan sa mga kapighatian o mga dinadanas mo doon. Kaya dapat nating inuway na talaga mayroong langit, may tunay na Diyos na nagkatawang tao. Ang sabi nga po sa banal na kasulatan, sa John 1:1, in the beginning, the Word was God. And the Word, in the beginning was the Word, and the Word was God. And the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made, in the verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory begotten of the Father, full of grace and truth. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sama Diyos, at ang berbo ay Diyos. At ng katawang tao, ang berbo tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ibig sabihin, kung talagang uunawa, itiintindihan at pauunawa sa atin ng banal na Espiritu, ang mga talatang ito, talaga po ang Diyos ay nag-iisa. At sinabi rin sa banal na kasulatan, there is only one God. Pero marami ng mga mananampalataya na hindi nila tinatanggap ng ating mahal na Panginoong Kristo ang Diyos Ama. Why? Sa talatang ating binasa sa 1:1 ng John at saka 1:14, dito nagpapatunay na ang Diyos ay Espiritu na siya ay nagkatawang tao, bumaba dito sa iwawan ng lupa upang tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na magmana ng buhay na makabalik muli sa kanyang kapangyarihan ang makasama sa buhay na walang hanggan. Dahil kung hindi natin tatanggapin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapaglitas, wala tayong karapatang pumunta sa langit. Doon tayo sa impyerno mapupunta. Binigyan tayo ng pagkakataon ng ating mahal na Panginoon na makapagbalik loob sa Kanya. Kaya dapat natin samantalahin. Nung ating tanggapin ang ating mahal na Panginoon, nagbabautismo sa Kanyang pangalan, at tayo po ay pinatawad sa ating kasalanan, ay binigyan pa tayo ng banal na Espiritu na siyang magiging guide natin para huwag tayong magkamali o magkasala. Siya ang magtuturo sa atin ng ating mga dapat gawin na dapat nating ipamuhay, sundin ang banal na kasulatan. Kaya po napakahalaga para sa ating mga mananampalataya na nabuksan ang ating mga puso at isipan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na binigay sa ating mga. Huwag nating sa pababayaan o huwag nating hahayaan na ang Espiritu ito ay mawala sa atin dahil po kapag tayo patuloy na nagkukulang, nagkakamali sa harapan ng ating mahal na Panginoon, lumalayo po ang banal na Espiritu. At even sinabi po sa banal na kasulatan na kung atin nasusunod ang lahat ng utos at meron tayong isang hindi nasunod, tayo po ay nagkasala sa lahat. Kaya po, napakakipot talaga po ang papunta sa daang, papunta sa buhay na walang, makipot na daang papunta sa buhay na walang hanggan. Kaya po, laging tayo ay magiging maingat. Ngayon natin sa araw-araw na tayo gabay at patnubayan ng ating mahal na Panginoon. Kapag ang ating panalangin ay ang ating hingin at tayo ay magabayan ng ating mahal na Panginoon, 100% ipagkakalob sa iyo dahil ang nais mo ay kung ano ang kanyang kalooban. Ang ikaw ay masunod ang kanyang kalooban at magmana ng buhay na walang kasakasama mo. Tayo, mahal na Panginoon, kaya tayo binigyan ng pagkakataong mabuhay na maguli. Sabi nga po sa banal na kasulatan, there isn't anything we can do to earn God's forgiveness. Knowing this, our Heavenly Father sent His Son Jesus to take our sins upon Himself and experience punishment in our place. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang nagkatawang tao, sinakripisyo ang kanyang buhay alang-alang sa atin, namatay at nang maikatlong araw na buhay na muli. Siya ang nag-iisang Diyos, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na bumalik sa langit. Hallelujah sa kanyang luklok ng kapangyarihan sa kalangitan. Hallelujah. Praise the Lord. In that way, we become part of God's family. Nung ating tanggapin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, sinabi nga po sa John 1:12 na kapag tinanggap natin ang ating mahal, tayo po ay may karapatang tawaging anak ng Diyos. Lalo na doon sa mga naniniwala sa Kanya. Sino po ba yung naniniwala sa Kanya? Yung pong sumusunod at tumatalima kahit isang maliit na utos ng ating mahal na Panginoon, yun po ang nagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga po ng mahal na Panginoon, if you love me, keep my commandment. At sinabi rin niya, kayo'y manatili sa akin at ang aking salita ay manatili sa inyo. Hingin niyo ang inyong mga hilingin at ito ipagkakaloob sa inyo. Ganyan tayo kaibig ng ating mahal. Basta lahat ng ating gagawin, isanggunin natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo upang tayo po ay patuloy na magabayan sa ating paglalakbay dito sa ibabaw ng lupa
at yung pagkakataong ibinigay na sa bawat isa ay samantalahin na natin. Hallelujah, praise the Lord. Huwag na tayong magkaroon ng doubts, huwag na tayong magkaroon ng pag-alinlangan. Ang ating pinaglilingkuran ay buhay na Diyos na may-ari ng langit at lupa, gumawa ng lahat ng ating nakikita dito sa buhay. Tayong lahat ay pag-aari ng ating mahal. Pati nga ba yung ating hininga, pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Siya lang po may karapatang kunin ng ating buhay. Wala na pong iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. Kaya po ating paglingkuran, ang ating mahal na Panginoon, sundin ang banal na kasulatan at ipamuhay ito. Hallelujah, praise the Lord. Sabi nga po ng mahal na Panginoon, ibigin mo siya ng buong pag-iisip, buong lakas, buong kaluluwa mo. At ito ang kauna-una at tatatanging utos na ibinigay ng ating mahal. At ang pangalawa, ibigin mo yung kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya mga minamahal, yung kaunting problema sa atin, yung ikalbawa ay kayo nagkaroon ng hinanakit o sama na loob sa iyong kapwa, nagkasala ka na lang sa ating mahal na Panginoon. Dahil sabi ng mahal, ibigin mo yung kapwa na higit na katulad ng pag-ibig mo sa iyo. Ngayon, kung kayo magkaroon ng hinanakit o galit sa iyong kapwa, hindi nagkamali ka na. Simple-simple na hindi barin, hindi natin maunawaan. Pero dapat nating inuwain na ang mga ganitong salita, talata na ibinigay ng mahal ay napakalaga sa bawat isa. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. His only requirement for this amazing blessings is that we acknowledge we are sinners who need a Savior and believe that Jesus died for us. Basahin po natin ang Romans chapter 10 verses 9 to 10. From the book of Romans chapter 10 verses 9 to 10. And if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart of man believe unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Amen. Mga taga Roma, talatan Jesus, versikulo Jesus, noybi hanggang Jesus. Noybi, sapagkat kung ipahahayag mo ang iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya maguli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Yes, sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Amen. Purihin po, mayroon ang salita natin. Basi po, bilabin. Bible readers for reading the holy word of our loving God. Hallelujah. Praise the Lord. Those who reject our Lord Jesus Christ will spend life after death separated from Him. But those who believe will live forever with Him. Ang mga naniniwala ay mabubuhay magpakailanman kasama niya ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay nga po na ang mga pinag-aaralan nating talatang ito ay dapat nating isabuhay, itanim natin sa ating mga puso at isipan upang yung pangakong pagpapala na kasama ang mahal na Panginoon ay makamtan ng bawat isa. Huwag na nating isipin pa na ang tungkol sa ating sarili. Gawin natin ang lahat ng bagay na dapat nating iuukol sa ating mahal na Panginoon. Every person will ultimately dwell in heaven or hell, both of which are real places described in the Bible. In heaven, we will never again know pain, no sorrow or tears. But hell is the opposite, a place of punishment. It will be the scene of unending agony and torment. Today's passage, pakibasa po natin yung pong Revelation 21:4. From the book of Revelation chapter 21 verse 4. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall be there be any more pain, for the former things are passed away. Amen. Sa aklat ng Apokalipsis, talatang 21, talatang 4, at papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na makakaroon ng kamatayan, hindi na makakaroon pa ng dalamhati o ng panarambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Amen. Amen. Pwede po, malasalala natin yung mga panangat. Pwede po, beloved preacher, for reading the holy word of our love.
bawat tao ay tatahan o mananahan sa langit o impyerno na parehong tunay na mga lugar na inilirawan sa banal na kasulatan. Sa langit, hindi na natin malalaman, makakaramdam ng mga sakit, kalungkutan o luha batay sa sinabi sa Revelation 21:4. Ngunit ang impyerno ay ang kabaligtaran. Ito ay isang lugar ng kaparusahan. Ito ay magiging tagpo o lugar na walang katapusang paghihirap at pagdurusa. Ang talata ngayon ay naglalarawan ng mahirap ang katotohanan ito. Hallelujah! Praise the Lord! Yung sinabi po sa Revelation 21:4, talagang ito po ang kahihinat na natin kung hindi natin iintindihin o unawain at ipamumuhay ang salita at susunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Eternal punishment and the reality of heaven, of hell are never its topics to consider. Mahirap ang walang hanggang parusa at ang realidad ng impyerno hindi madaling pag-isipang paksa, ngunit ang mga ito ay napakalaga dahil ito ay talagang mangyayari. Hallelujah! Praise the Lord! Don't let your emotions turn us away from the truths recorded in Scripture. Instead, take heed of the warnings and be certain we are heaven-bound. Hallelujah! Praise the Lord! Huwag hayaang ilayo tayo ng ating emosyon mula sa mga katotohanan na katala sa banal na kasulatan. Sa halip, bigyang pansin natin ang mga babala at tiyaking tayo ay nakatali sa langit o para sa langit. Hallelujah! Praise the Lord! Paano ba tayo makakatiyak na tayo ang ginagawa natin inayon sa kalooban nating mahal na Panginoon? Bilang tao, marami tayo nagiging pagkukulang, kahinaan. Subalit, ang natuklasan ng ating beloved pastor, Evangelist Ristad Ameda, ang napakahalagang paraan para tayo po ay manatili sa kanyang kalooban. Ang laging bili ng ating beloved pastor at assistant pastor, lagi tayong dadalo sa banal na gawain. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay may 3 beses na paglilingkod sa 1 linggo. So kinakailangan daw tayo laging dadalo. Kaya natatandaan ko noon nung ako'y tumatend pa sa Muranto, sabi ng mahal na pastora, babalik kayo sa, kung linggo, babalik kayo sa Merkules. Pag Merkules, babalik kayo sa Biyernes. Pag Obinets, babalik kayo sa linggo. Laging ganun lang sinasabi. Pero lately ko lang nauwaan ng ganun pala ang tapat natin gawin. Dahil, bakit po? Dahil yung po pala, hindi naman kaya tayo pumupunta dito sa ating banal na gawain, ay para tayo humingi na kung anong nais natin sa ating mahal na Panginoon. Tayo na parito para ating papurihan, dakilain, sambahin sa Espiritu at katotohanan at paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Ang ginagawa nating sama-samang pagpupuri, tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang ginagawa nating mga patotoo sa mga pagpapala, mga marvelous works that we had done, that our Lord God have done in our lives, ito'y ating ipinatuto at dito naluluwalhati, nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Dito tayo nakakakinig po at tinatalakay natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Madaling sabi po, wala po tayong ginagawa dito, kundi ating pong papurihan, luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga. At dun po sa mga tunay na mga ginagamit, tayo binigyan ng dapat natin gawin pag sumikapan natin na magawa natin ng lubusan ang mga niatang nagawain para sa atin. Ito ay para sa kapakanan ng bawat isa. Hallelujah. Tayo ay nandito, isang katawan ni Kristo. Ang ating ulo ay ang ating mahal na Panginoon. Tayo ang katawan. Kaya dapat ang gagawin natin ay kung ano ang iniuutos ng ulo dahil ang ating kaway, ang ating katawan ay kumikilos batay sa kung ating inisip, ay ang ating pag-iisip, ay ang ating mahal na Panginoon. Kaya lahat ang dapat natin gawin, kung ano ang iniisip ng ating mahal at kung ano sinasabi ng mahal na Panginoon, dahil tayo ay bahagi ng katawan ng ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Where will we spend heaven or eternity? Saan ba tayo magpapalipas o Google ng walang hanggan? Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 15, 1-4. 1 Corinthians chapter 15, verse 1-4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received and wherein you stand, by which also you are saved,
if you keep in memory what I present to you, unless you have believed in vain. For I deliver unto you, first of all, which I also received, not that Christ died for our sin according to the Scripture, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scripture. Amen. Una mga taga Corinto, talatang 15, versikulo 1 hanggang 4. 1. Ngayon, pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral sa inyo nang tinanggap na siyang naman ninyong pinananatilihan. 2. Sa pamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na nga kayo'y nagsipanampalatayang walang kabuluhan. 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking namang itinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. 4. At siya inilibing at siya ay muling binuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Amen. Amen. Muling po, umunan ang salita ang ating mga God. Bless you po, beloved Bible readers, for reading the whole word of Bible. Napakahalaga ng versikulo 2, ang sabi po, sa pamamagitan naman ito ay ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo. Kaya kinakailangan, yung ating pong ginagawa, yung pong ating binabasa ay ating isabuhay. Para, nagbabasa ka nga ng Biblia, pero hindi mo naman isinasabuhay. Ginagawa mo lang, pinakikita mo lang na nagbabasa ka ng Biblia. Pero, mas mainam yung nagbabasa ng Biblia kasi sa hindi. Dahil ano matututunan mo kung hindi mo babasahin ang banal na kasulatan? Di ang gagawin mo na lamay kung ano mong gusto, kung ano nakikita mo. Samantalang ang banal na kasulatan, ito po ang magtutuwid, ito po ang magtuturo sa atin kung paano natin ipamumuhay at paano tayo magmamana ng buhay na walang kasama ang atin. Binigyan na nga tayo ng pagkakataon na atin siyang tanggapin, na bautismo, pinatawad sa ating kasalanan. Ang gagawin lang po natin ay manatili sa Kanya at manatili sa Kanyang salita. In our homes, we use smoke detectors to warn us of fire. Our car's dashboard has lights to indicate a malfunction. We'd be foolish to ignore these warnings. In the same way, scripture passages warn us about the terrible consequences for rejecting God's provision of a Savior. Ang ating mga bahay gumagamit ng mga smoke detector para bigyan ng pababala sa sunog. Ang dashboard o harapan ng sukotsi natin, ang ating sasakyan ay may mga ilaw na nagpapahiwatig na merong di gumagana bahagi ng sasakyan. Magiging walang muang o hangal tayo na huwag pansinin ang mga babalang ito. Sa parehong paraan, binabalaan tayo ng talata ng banal na kasulatan sa kakilakilabot na mga kahihinatnan ng pagtanggi sa paglalaan ng Diyos sa isang tagapagligtas. Ang ibig sabihin po nito, binigyan nga tayo ng ating mahal na Panginoon ng kanyang Espiritu na nahan sa ating mahal na Panginoong Jesu Kristo para tayo maligtas. Tinuturo na sa atin ang ating gagawin ay tayo po ay hindi pa rin nakakasunod. Alalahanin lamang po ninyo na sa mga utos sa banal na kasulatan, utos ng ating mahal na Panginoon, kapag hindi ka tumalima at hindi ka sumunod, ikaw ay nagiging kaaway ng Diyos. Subalit kung ikaw ay tatalima at susundin mo ang pinapangaral sa salita ng Diyos sa banal na kasulatan, ikaw ay pagpapalain. Ang pagpapalang material, pisikal at higit sa lahat po ay espiritual na pagpapala ay makakamtan ng tunay na nananampalataya at isinabubuhay ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. The Bible tell us how to reconcile to God so we can spend eternity with Him. We need to understand and accept the following truths. Sin separate us from God. As said in Romans 3:23, na lahat daw po ay nagkasala, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. At even sinabi sa Colossians 1:19-22, pakibasa po ng Colossians chapter 1, verses 19-22. From
From the book of Colossians, chapter 1, verse 19 to 20. 19 to 22. And it pleased the Father that in him should all fullness dwell, and having made peace through the blood of the cross, his cross, by him to reconcile all things unto him, by him I say, whether they be things in earth or things in heaven. Amen. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, talatang 1, versikulo 19-20. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya, 20, at sa pamagitan niya ay makipagkasunduin sa Kanya ng lahat ng mga bagay sa pinapayapa niya sa pamagitan ng dugo ng Kanyang cross. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sakang langitan. Amen. Amen. Puri po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Muli po natin pinakapakat po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus Christo. Hallelujah. Praise. Patuloy na nangungusap sa atin ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay gawin natin ang naayon sa Kanyang kalooban upang huwag tayo magkasala. Hallelujah. Praise the Lord. Pagkaman tayo po ay lihiti mong makasalanan sa pulang tayo panganak, pero binibigyan tayo ng pagkakataon na mawala sa kasalanan ito at maunawa at matutuhunan ang kung paano tayo mabubuhay, mapuno natin pamumuhay ang banal na salita at magmana ng buhay. Because of Adam and Eve's rebellion, we are all born with a nature bent away from the Lord. His justice requires that we pay for our transgression. Hallelujah, praise the Lord. Yung po sana ang dapat mangyari sa atin dahil sa ating mga kahinaan, ating kakasala, dapat tayo po ang nararapat maparusahan ng ating mga, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Subalit, nagkatawang tao siya, yun nga, namatay siya sa krus ng Kalbaryo sa katauhan ng ating mahal Panginoong Hesukristo upang siya ang maging haing buhay sa ating mahal Panginoon para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan o siya ang kukuha ng ating mga pagkukulang at pagkakamali para po sa atin. Ganyan tayo, kaibig ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang susundin lang natin, dapat natin gawin, ay sundin natin ang Kanyang banal na kalooban. Hallelujah! Praise the Lord! God sent His Son, Jesus, to make that payment for us. Only the death of one who was perfect would satisfy the Father's righteous judgment. Jesus lived a life without sin, which qualified Him to become our substitute. He willingly took our place and died on the cross in order to pay our penalty. God accepted His death in place of ours and declared us righteous in His sight. Hallelujah! Praise the Lord! Ganong klaseng pag-ibig ang binigay ng ating mahal na Panginoon sa atin. Ganong, kung titingnan natin, isa-isa natin ang ginawa na Diyos na makapakirin sa lahat na sa inagkatawang tao, para matubos tayo sa ating kasalanan. So, walang ninais, antimano ang ating mahal na Panginoon. Palibasa, ang tayo nilikha ng ating mahal na Panginoon para tayo ipalit kay Satanas na dating worship leader sa kanyang kanya. Subalit, ang gusto pa ay maging hari pa, maging mataas pa sa tunay na Diyos. Yun nga, kaya sa itinapon sa, inalis siya sa langit, itinapon at napagtapunan na itong kanyang lupang ginawa, nilikha ng ating mahal na Panginoon. Subalit, ang ginawa niyang paraan para makapagbalik loob tayo, ayun nga, nagkatawang tao siya. At yun, in replacement ng ating kasalanan ay ang kanyang buhay, ang sakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo. Dahil nung una, kapag ikaw ay dapat mawala sa kasalanan, nagpapatay ng hayop, at binubat sinusunog, at yun po, subalit lahat pa rin ng tao ay nagkakasala. May hindi pa rin nakakasunod sa kalooban ng ating mahal pa yun. Kaya ganon, dahil makapangyarihan, pinakamatalino ang ating mahal na Panginoon, yun ang kanyang ginawang paraan para tayo po ay makapagbalik loob at muling makasama niya sa paraiso. Dahil pagdating natin sa eternity, wala tayong gagawin doon kundi magpuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Praise the Lord! Salvation is a pre-gift received through faith in Jesus. Pakibasa po natin ang Ephesians 2:8-9. From the book of Ephesians, chapter 2, verses 8 to 9.
chapter 2, 8, and 9. For by grace you are saved through faith, and not of yourself. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Amen. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, talatang 2, versikulo 8 hanggang 9. 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Amen. Amen. Purihin po ang mga salita ng ating mga Panginoon. Hallelujah. Praise God. Our good works will neither satisfy divine justice nor pay for our transgression. They are not what God requires for forgiveness or adoption into His family. Faith in Jesus is the only way to God. As said in John chapter 14, verse 6, it says, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa ma, kundi sa pamamagitan ko. Hallelujah, praise the Lord. When we accept our Lord Jesus Christ as our Savior and Lord, heaven becomes our final destination. God wants us to live forever with Him. If we haven't yet made our eternal destination certain, do so now. Kaya po, napakahalaga na tayo tatalima. Yun nga, sinabi ko kanina, kapag ikay nagkamali ng isang pagkakamali sa mahal na Panginoon at hindi mo napagsisihan ang pagkakamaling yan, ikaw ay nagkasala sa lahat. Kaya po, napakahalaga na anytime, every time tayo po ay bago matutulog o tayo patawarin sa ating kasalanan. Dahil ulas sa oras nagkakamali tayo, nagkakasala, hihingi tayo ng tawad. At sabi nga po sa 1 John, sa 1 John 1:9, ang sabi po dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sin and cleanse us from all unrighteousness. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin at sa ating mga kasalanan tayo lilinisin sa lahat ng ating kalukuhan. Kapag ikay humingi ng tawad sa mga Panginoon, patatawarin ka atin nga, lilinisin ka pa sa lahat ng ating kalukuhan o mga pagkukulang o pagkakamali sa Kanya. Mas mong siya talagang ginagawan tayo ng lahat niya ng paraan para tayo po ay tunay na makasama niya sa tuwi-tuwi na magmana ng buhay na walang hinangad ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, kundi tayo ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po, ating pong bigyan pansin o pagkukulan ng pansin ang mga paalalang ito sa atin ng ating mahal na mga Panginoon upang makasigurado tayo ng ating pupuntahan ay buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. Napakahalaga po na maunawa at maintindihan natin ang mga ganitong klaseng salita ng ating mahal na Panginoon na binibigay sa tao para makasigurado tayo na tayo ay kasama niya sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. Huwag tayo magiging ang tawag doon, antipatiko o di kaya proudful. Yung ikaw ay akala mo, okay, sino, kinakailangan lagi kang mayroong pagpapakumbaba sa puso sa bawat isa dahil ang ating mahal na Panginoon ay pinakamakapangyarihan sa lahat, nagpakumbaba up to the time ng kanyang pagbubuwis ng kanyang buhay alang-alang sa atin. Ay ang hinihingi lamang ng ating mahal na Panginoon sa atin ay tayo sumunod sa kanyang mga utos upang tayo po ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. Kaya nasa sa inyo na po, binigyan tayo ng Panginoon na mamili. He has given us a choice kung anong pipiliin natin. If we will choose to be in Him in paradise or to be without in Him in paradise. Hallelujah, praise the Lord. Depende na kung ano po ang ating pong gagawin bilang isang mananampalataya dito sa ibabaw ng lupa at ating pong alayan ng isang makalakit na awiti ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord.